hindi nila nagustuhan yung sagot mo sa mga tanong nila, mahalang explanation. Oh, no! Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Mark Kenneth E. Mendoza. So, I decided to create another video regarding moving out or going solo. So, here are some of the advantages of living solo or going solo. Alam niyo guys, moving out is really a big decision to make. Kailangan mong pagplanuan yan. Kailangan mo yan pag-isipan ng paulit-ulit. Kasi it's a big step or it's a milestone from your childhood to adulthood. And you have to consider a lot of things, lalo na kung saan tayo kukuha ng funds. And there's stuff na dapat nating i-provide on our own. Anyway, sa mga gustong meron ng idea kung magkano ang cost of living ng isang individual, you can check out my previous vlog or my previous video. Nilalagay ko din yung link niyan sa baba sa description box. So, let's go to our real agenda. So, for me, first, na advantage ng living solo is having freedom to improve yourself. This is the very first thing na for sure nasa utak niyo din, kaya kayo mag-move out o kaya kayo aalis sa bahay ng parents mo. Not because sawa ka na sa rules nila or dahil nasasakal ka na. Para saan talaga mapapansin ko lang habang nagkakaedad ako, we needed this. We needed freedom. We needed time to decide on our own. Alam nyo kasi being in adulting phase, parang hindi tayo nag-grow at some point habang nasa poder tayo ng parents natin. Kasi aminin natin, we have this tendency na i-ask sa kanina lahat. Even with stuff na kung anong kakainin natin, kung anong oras tayo kakain, it always dependent on them. Having freedom, it give us the feeling of being in control. With that feeling, parang nade-develop sa atin yung sense of responsibility. You decide on things and you work out for that. Like ako nung nakatira pa ako sa parents ko, sa mga lola ko, parang wala akong eagerness na mag-step up. I felt na hindi ko responsibility yung sarili ko. Parang kahit na may edad na ako, I'm always their responsibility pa rin. And in some way, parang lagi kong inaasa sa kanila lahat. Kung may kailangan ako, sasabihin ko lang sa parents ko o sa lola ko, and they will provide it for me. Kumbaga parang wala akong sariling sit-up. So I'm not broke. Second thing is when you have freedom, nakaka-avoid ka ng conflicts, lalo na pagdating sa decision making. Aminin na natin, kahit we're family, nagkakaroon pa rin tayo ng arguments. Well, arguments are good, but sometimes after arguments, conflicts na kasunod yan eh. Hindi yung ayaw natin mangyari at gusto natin iwasan. When you have freedom, you set your own rules and you know, you decide on your own perspective. Kaya nakakaiwas ka talaga na makasagasa ng iba or opinion ng iba. Second thing is greater privacy. Parents are very curious at times, you know. You know, they will ask you kung sino mga bagong kaibigan mo, kung sino ang mga kaibigan mo, kung sino ang mga bago mong nakilala, kung sino ang dinidate mo. And you have to be specific kasi pag hindi nila nagustuhan yung sagot mo sa mga tanong nila, mahabang explanation yan. But parents are parents. They're just being protective. They're just being caring. But when we have our own space, we don't need to explain everything to everyone. You just live your life and do your thing. But don't get me wrong, hindi ko naman sinasabi na i-alis na natin sa equation ng buhay natin ng parents natin. Ang sinasabi ko lang is like them, we have things that we want to keep on our own. So, basically, kahit mga anak tayo, we needed this privacy. So, next is more space for your me time. Adulting is really an overwhelming phase, ano? Madaya tayong adjustment, madaya tayong shifts, madaya tayong to-do list, madaya tayong responsibilities. And all of these things would definitely run into your head all of the time. One thing to escape this is having your me time. It's very important having just yourself. Reflecting, assessing on things na kung ano nang nangyayari sa buhay mo. Or you can just stay on your own space na wala lang ginagawa just to detoxify lahat ng toxic nang nasa utak mo, na nasa katawan mo. And that's the best part of living solo because no one will judge you even absolutely doing nothing. Another one is you will definitely learn a lot of new things. For sure, it's the first of first pagdating sa adulting phase or pagdating sa solo living na magbe-benefit sa'yo. Kasi wala ka nang ipang-aasahan kundi yung sarili mo. You will do things na hindi mo ginagawa dati. You will learn to cook your own food. You will learn to do your dishes. You will learn to do your laundry. Kasi wala nang ibang gagawa yun. Kasi wala nang ibang gagawa noon kundi ikaw lang. Kundi yung sarili mo lang. And you will learn to budget your finances. And most importantly, you will learn to decide on your own. So the last one for me is improvement of self-reliance and self-esteem.
Sabi ko nga kanina, you will learn to decide on your own. Solo living is really all about self-reliance. When I started, hindi talaga naging madali. I had a lot of questions like kung paano ba ito sisimulan, kung ano ba una kong gagawin, kung paano ba ako magluluto, kung ano ba ang uunahin kong ilagay dito o ilagay doon. Ano ba ang mga kailangan ko? Paano ko aayusin yung motor ko? All stuff like that. And hindi naman pwede na tatawagan ko yung mama ko or yung nanay ko just to ask, Ma, ano bang bibiling kong i-vlog? Yung puti o yung itim? O yung brown? So natutuwang hanapin yung mga sagot ko. Sagot sa mga tanong ko on my own. And thanks to Google. Self-reliance, wala kang ibang aasahan kundi sarili mo. When you practice this, kasabay na na-improve yung self-esteem mo. Kasi parang, kaya ko na pala itong gawin. Nagawa ko yun. Parang sa gaming, di ba? Every day nakaka-achieve ka ng bagong goal. And every day, nakaka-unlock ka ng bagong level. So, pataas na pataas yung level mo. And yung feeling nun, sobrang sarap sa feeling. So, yun lang guys. Medyo madaya pang advantages ng solo living. Pero, probably, dyan lang din sa mga yan yung magpo-fall down o magbabaksak yung mga yun. May mga kwento ka or mga experience ka about solo living, you can put that on the description box. Basahin natin. If you haven't subscribed to my channel yet, please click the subscribe button and the notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos. So yun lang guys, live your life and have a good one. Bye-bye!